Hello, kabakyard. Papunta tayo ng work ngayon. It's 4 a.m. in the morning. So, gamit natin itong Easyride 150N natin. So, dumadaan tayo dito sa malubak na daan, kabakyard, palabas ng subdivision. Napansin ko pala, kabakyard, camera is nakababa, so hindi masyadong kita yung sa harap talaga, so nakafocus sa dashboard at sa manubela. Parang may publika ka back there, if napapansin nyo, napakataas ng RPM ko, but yung takbo ko is nasa 30 lang. So napansin ko to ka back there. Parang hindi talaga match yung RPM at saka yung takbo ko ka back there. Wala akong magawa kundi patuloy sa pagpunta ng opisina kasi malapit akong malate. So if napapansin nyo ka backyard, medyo mahangin siya at yung DJI Osmo natin na camera is nagpipick up ng hangin, tumutunog siya sa internal mic. Wala pala akong external mic na gamit ka backyard, so ang gamit ko lang is yung internal mic na built in ng DJI Osmo kasi nag-order pa ako, hindi pa dumating. Well, tumatakbo ka backyard, talagang napapansin ko na hindi tama yung RPM na bigay ng Easyride natin. Yun, kita nyo. Tumataas siya but nasa 35 lang yung takbo ko. If napapansin nyo ka backyard, umaabot na siya ng 11,000 RPM. But yung takbo ko nasa 40 lang. Yun, napansin nyo ka backyard. So talagang hindi tama. I'm not sure if tama to or hindi, but napapansin ko din na tumatablay yung takbo. Parang may problema talaga sa Easyride natin. Sa ngayon kabakyard, wala talaga akong magawa kasi it's 4 a.m. in the morning and then papunta tayong opisina. So hintayin na lang natin na makauwi tayo sa bahay para ma-check natin yung kung ano man yung problema dinadala ng ating Easyride 150N. So kung napapansin nyo kabakyard, napakahina ng takbo ko, nasa 30 to 40 lang yung takbo ko kasi hindi ko mabirit kabakyard. Pag binibirit ko kabakyard, yung RPM niya lumalagpas ng 12,000 RPM papuntang red line. So I believe hindi to mabuti sa ating engine or sa ating makina. Alright kabakyard, papauwi na tayo. So if you notice, inayos ko na yung camera sa helmet, so naka wide view na siya. Nagmamadali akong umuwi kabakyard, so if napansin nyo, the same pa din yung problema niya. Napakataas ng RPM but napaka hina ng takbo niya, nasa 30 to 40 lang. Hindi ko alam kung anong problema. Baka dahil sa CDI na bago na
kinabit natin or meron talagang ibang problema. So gusto ko talagang ma-check to, that's why nagbabadali akong umuwi. But sad to say, hindi ko mabirit yung Easyride 150N natin dahil pumapalo siya ng 12 to 14K RPM. Nag-iingay talaga yung internal mic kabak yarn, especially if medyo mahangin at medyo malakas yung takbo natin. So kailangan talaga natin makabitan ito ng external mic para ma-fix natin yung audio. May iba tayo kabak yarn. So ano sa tingin nyo yung DJI Osmo camera? So ito yung first time na ginamit natin, na kinabit natin sa helmet. So far, yung kanina ang umaga, hindi ko nakabit ng maayos. Nakababa siya kabakyard. That's why yung focus niya nasa baba. So ito, pinataas ko kabakyard sa chin pa din. Ayan, malapit na tayo kabakyard. So gusto ko na talagang tignan kung ano yung problema nito. Papasok na naman tayo dito sa lupaing daan. Malubak na daan kabakyard. So papuntang subdivision. So ito ka backyard, napansin yung takbo ko, parang ang taas ng RPM niya, and then if you notice, napakahina ng takbo ko, naman around 30 lang, around 30 to 40, but yung RPM niya umabot ng 10. So hindi ko alam kung anong problema, hindi ko pa to na check yung panggilid niya. So check muna natin yung tawag nito, yung filter. Baka may problema dito sa filter. So baka nabiktima tayo kabakyard sa filter. So tinanggal ko na pala yung ibang screw. So bago ko buksan yung panggilid, tignahin muna natin ito kabakyard. Ayun. So yun problema. So kita nyo, tanggal. So, natanggal yung ano ba to? Dito? Ganyan. Hindi ko alam kung saan to kabakyard, but kasi first time ko palang itong na-open. So makikita nyo, pagbukas natin natanggal yung, hopefully ito yung problema. So if you watch the video kabakyard nung papunta ako ng opisina at pabalik, if you notice my dashboard, yung RPM ko sobrang taas. Pero
gamit ko na yung CDI kabackyard, yung CDI na kinabit natin, which is yung tawag nun e-power. So nagamit ko na siya last time, okay naman so far, but kaninang umaga yun yung napansin ko. Akala ko probably CDI yung may problema or nagsaslide yung clutch ko or ano baka. Kaya so that's why sinubukan kong buksan to. So ito yung tumambad sa akin, so naging ganyan ka backyard. Sa iwan ko lang kung ito yung problema, hindi ako sure. Kasi nandun dito siya sa gilid eh. But natanggal talaga siya ka backyard. Yan. So natanggal siya, so try natin ibalik. And then subukan ko ulit ka backyard. Yan, so papasdan nyo ka backyard. Medyo mataas yung RPM nat, yung idle RPM natin. Nasa 2K. Babaan natin sa backyard. Ayan. 1.5. Or pwede na natin babaan pa kaunti. So ang pag-ikot ka backyard, counterclockwise para bumaba yung RPM. Pag ganyan. Yan. I think tama na yan. 1 point something. 1.1, 1.2. So, tinest ko kabak here. So far, okay naman siya. Tumama na yung RPM niya. Possible dun sa, ano, tawag nun, yung natanggal kanina ito. So possible ito yung dahilan kung bakit parang tumblay niyang tumakbo ka backyard kanina. Yung papunta ako ng opisina at pabalik, napansin ko talaga. So yan yung idle na RPM natin. So 1.1. Tinry ko ulit ka backyard pero napansin ko na konti lang yung naiba, but yung RPM ganun pa din. Masyadong mataas yung RPM even though 40 kph lang yung takbo ko. So if you have seen a suggestion or nakaranas kayo ng ganito, please comment in the comment section ka backyard. So far, yung RPM lang yung napansin ko, umaabot siya ng 11K to 12K or 10K. But yung takbo niya kabakyard so far, smooth naman. At saka napansin ko din, less vibrate siya. Hindi na nangangalay yung kamay ko compared before na gumamit ako ng stock na CDI at stock na spark plug kabakyard. So yun lang yung honest opinion ko at saka na-try ko sa a motorcycle na to after napalitan yon.
So if you have any idea, kabakyard, kung normal ba yon sa CDI na bago or may problema talaga, kasi ngayon ko lang to na-try na CDI kabakyard, itong e-power na CDI. So if you have some suggestion, please don't hesitate to put a comment in the comment section. Maraming salamat, kabakyard, and see you in the next video.